Hello, Karuch! Kumusta kayo? Handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa iba't ibang rhythmic patterns. Simulan na natin! Para sa Music 4, Quarter 1, Week 2 to 3, ang ating aralin ay iba't ibang rhythmic patterns. The most essential learning competency reads different rhythmic patterns, organizes notes in rest according to the simple meters, grouping notes in rest into measures given. Ang aralin na ito ay ginawa at sinulat upang matutuhan mo ang tungkol sa iba't ibang rhythmic patterns. Ngayon mga bata, suriin ang mga rhythmic patterns. Isulat sa sagutang papel kung ilang beats o kumpas ang bumubuo sa bawat measure. Ito nga ba ay dalawahan, tatluhan o apatan? Dapat ninyong tandaan ang ating napag-aralan noong nakaraang aralin tungkol sa bilang ng kumpas ng notes at rest. Unang sukat o measure, bilangin natin 1, 2. Ibig sabihin, ito ay may dalawang kumpas o dalawahan. Sa sukat naman na ito, mapapansin ninyo na mayroon tayong isang quarter note, isang eighth note, isang eighth rest at isang quarter rest. Kung bibilangin natin ang kumpas ng measure na ito, ito ay 1, 2, 3. Kaya ang sukat na ito ay tatluhan. Ngayon, pansinin naman natin ang pangatlong sukat na ito. Ang sukat na ito ay mayroong 6 na 8 notes. Ang isang 8 note ay nagtataglay ng kalahating kumpas. Kaya kung bibilangin natin ang bilang ng kumpas ng sukat na ito ay 1, 2, 3. Kaya ang sukat na ito ay tatluhan. Pansinin naman ang measure na ito. Meron itong half note at isang quarter rest. Kaya ang beat o kumpas ng measure na ito ay 2 kumpas at 1 kumpas. Ito ay merong 3 kumpas. At ngayon naman sa sukat na ito, bilangin natin 1, 2, 3, 4. Ito ay merong 4 kumpas. Mga bata, ang musika ay merong iba't ibang rhythmic patterns. Ang anumang may pulso na maaaring gawin ng paulit-ulit ay may pattern at maaaring bilangan tulad ng 1, 2, 3, 1, 2, 3. Maaari din itong sabayan ng pagpalakpak, pagtapik, pagpadyak o pagpitik. Upang makilala, makasulat at makabasa ng rhythmic pattern sa musika, kailangang maunawaan at malaman ang iba't ibang uri ng notes at rest at ang bilang ng beats o kumpas ng bawat isa, kagaya na napag-aralan natin noong nakaraang leksyon. Ang rhythmic pattern ay binubuo ng iba't ibang notes at rest na may mahaba at maikling tunog ayon sa meter na duple, dalawahan, triple, tatluhan, at quadruple, apatan. Ang duple meter ay binubuo ng dalawahang beats o kumpas bawat measure, kagaya ng nasa larawan. Ang triple meter ay binubuo ng tatluhang beats o kumpas bawat measure, kagaya ulit ng nasa larawan. At ang quadruple meter ay binubuo ng 4 na beats o kumpas bawat measure, kagaya ng nasa larawan.
Narito ang talahanayan ng mga notes at rest na gagamitin upang makabuo ng rhythmic pattern sa iba't ibang meter. Narito ang mga uri ng nota, simbolo, bilang ng kumpas, uri ng rest at simbolo. Narito ang simbolo ng whole note. At narito naman ang simbolo ng whole rest. Ito rin ang simbolo ng half rest. Ito ay may dalawang kumpas. Ito naman ang simbolo ng quarter rest. At ito rin ay may isang kumpas. At ang eighth note naman at eighth rest ay mayroong kalahating kumpas. Dadako na agad tayo sa unang pagsasanay. Punan ng kulang na notes o rest ang patlang sa bawat measure ayon sa meter. Isulat sa sagutang papel ang iyong mga sagot. Unang bilang, ang nawawalang notes at rest ay quarter note at 8th rest. Ibilangin natin kung ito nga ba ay may dalawahang kumpas. 1, 2, 1, 2. Kaya ito ay may dalawang kumpas. Pangalawang bilang, ang nawawalang rest ay half rest. At ang nawawalang note ay 8th note. Bilangin ulit natin. Kalahati, dalawa. Kalahati, tatlong kumpas. Kalahati, 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 isa. Ibig sabihin, tatlong kumpas din. Para sa pang-apat na bilang, ang nawawalang rest ay 8th rest. At ang nawawalang note ay whole note. Bilangin natin kung ito nga ba ay may apat na kumpas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Panglimang bilang, ang nawawalang rest ay quarter rest at ang nawawalang note ay half note. Bilangin natin. Isa, dalawa. Isa, dalawa. Ngayon, para sa pangalawang pagsasanay, sumulat ng dalawang measure na rhythmic pattern sa quadruple meter. Dalawang sukat ang gagawin na mayroong quadruple meter. Unang sukat, pangalawang sukat. Maaari kayong gumamit ng iba pang nota o rest. Tiyakin na lamang na wasto o tama ang inyong pagkakabilang ng kumpas. Para sa pangatlong pagsasanay, ano ang iba't ibang uri ng notes at rest? Ilan ang beats o kumpas ng bawat isa? Punan ang talahanayan. Unang bilang, ito ay half rest. Pangalawang bilang, eighth note. Pangatlong bilang, whole note. Pang-apat na bilang, quarter note. At panglimang bilang, one beat. Para sa pang-apat na pagsasanay, gumawa ng dalawang measure na rhythmic pattern ayon sa meter. Mga bata, isang measure lamang ang ibibigay ko sa inyong halimbawa. Siguradong makakayanan ninyong gumawa ng isa pang measure. Basta't alam nyo lamang ang bilang ng kumpas ng notes at rest. Narito ang rhythmic pattern ayon sa meter. Duple o dalawahang kumpas. Triple o tatluhang kumpas. Quadruple o apatang kumpas. Para sa panglimang pagsasanay, punan ang patlang ng tamang sagot. Kopyahin ang mga tanong sa kwaderno. Unang bilang, ang anumang may pulso na maaring gawin ng paulit-ulit ay may patlang. Ang tamang sagot ay pattern. Pangalawang bilang, ang patlang ay binubuo ng iba't ibang notes at rest na may mahaba at maikling tunog. Ano kaya ang tamang sagot? Tama kayo, rhythmic pattern.
Pangatlong bilang, ang meter ng isang rhythmic pattern ay maaaring duple, triple o patlang. Kung ang inyong sagot ay quadruple, ay tama kayo. Pang-apat na bilang, ang patlang meter ay binubuo ng 2 beats o kumpas bawat measure. Tama, duple meter. Panglimang bilang, ang patlang meter ay binubuo ng 3 beats o kumpas bawat measure. Mahusay, triple meter. Pang-anim, ang patlang meter ay binubuo ng 4 beats o kumpas bawat measure. Ang tamang sagot ay quadruple. Para sa pang-anim na pagsasanay, kilalanin kung ilang beats o kumpas mayroon ang sumusunod na rhythmic pattern. Unang bilang, ito ay may 4 na kumpas. Pangalawang bilang, 2 kumpas. Pangatlong bilang, 3 kumpas. Pang-apat na bilang, 3 kumpas din. At panglimang bilang, 4 kumpas. Ngayon, puna ng notes or rest ang patlang sa bawat measure upang mabuo ang rhythmic pattern ayon sa meter. Sa apatan, ang nawawalang note ay quarter note at ang nawawalang rest naman ay quarter rest. Sa tatluhan, ang nawawalang note ay quarter note at ang nawawalang rest ay quarter rest. Sa pangsampu, ito rin ay quarter rest. Hanggang sa susunod mga bata, paalam! Please like this video, subscribe, and get notified!